Naghahanap ang negosyante ng pangit na yaya para mag-alaga nga sa kanyang anak. Pero bakit laking gulat nga niya nang kamukha ng namayapang asawa niyang nag-a-apply? Paano nga kaya ito nangyari? Napatingin nga ang babae sa maliit na salamin na nakatapat sa kanyang mukha. Mapait nga siyang napangiti at may isang butil ng luha ang tumulog galing sa mga mata niya. Floor! Agad nga siyang nagpahid ng luha nang marinig nga ang tawag ng isa sa kanyang kinikilalang ina-inahan. Bumaba ka na rito. Nandiyan na si Mang Berting para ihatid ka sa bayan. Dahil sa sinabi nito, ay tumayo na nga siya mula sa pagkakupo at itinaob ang salamin bago kinuha ang lahat ng bagahe. Pagkababa nga niya, ay sumulubo nga sa kanya ang apat na nanay-nanayan niya. Kahit paano ay natutuwa nga siyang sa wakas ay pinayagan na nga rin siya ng mga ito na tumungong syudad para makapagtrabaho. Sa tingin niyo po ba, mamo may tatanggap sa akin dahil sa... Hindi pa man niya natatapos ang dapat na sasabihin ay pinutol na nga si Flor ng isa sa mamo niya na si Maricel. Anak ko, Flor, huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang mali sa itsura mo. Saad nga nito sa kanya? Kailangan ho ba talagang gawin pa to? Hindi ba pwedeng lumuwas na lang ako sa Manila para maghanap ng trabaho? Ikalabing tatlong beses na nga niya itong naitanong. At hanggang ngayon, sabay-sabay na nailing pa rin ang sagot ng mga ito sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang si Floor. Napakaraming kaartehan ng mga to. Pwede namang wala ng ganito eh. O siya, mag-iingat ka ron, Floor. Mag-text ka sa oras na nakarating ka na sa Manila. Muling paalala nga sa kanya ng mama niya. Sunod-sunod nga na tango lang ang isinagot niya. Sa kabilang banda, halos mamuti na lahat ng itim na buhok ni JL sa sobrang stress sa paghahanap ng yaya para sa anak ng boss niya na walang iba kundi si Jake. Pagod na nga siya kahahanap. Ngayon ito na naman siya, nasa labas at palihim nga na naghahanap ng pwedeng maging yaya ng anak ng boss niya. Kabilin-bilin na nito na pangit, dapat at hindi maganda ang hanapin niya. Kaya ito siya, nasa labas kung saan malapit sa paradahan ng bus. Lumingalinga siya. Sakto namang may humintong bus, hindi kalayuan sa pwesto niya. Akmang ibabaling nga niya ang tingin sa ibang direksyon nang may mahagip nga siya ng paningin. Isang ngiti ang sumupil sa kanyang labi na parabang may binabalak. Sa wakas, "It's already 4 in the afternoon." Pero ang sekretary niya ay hindi pa nga rin bumabalik. Pinagpatuloy na nga lamang ni Jake ang pagpirma at pagbabasa nang kailangan dokumento. Napaangat nga siya ng tingin nang may kumatok nga sa pinto ng kanyang office. "Come in." Anya at wala pang segundo ay agad na bumukas ang pinto at iniluwa nito ang sekretarya niya. Akala niya ay nag-iisa lamang ito ngunit hindi dahil may kasama nga ito. Nang magtama ang tingin nila, nang babaeng kasama nito ay saglit nga siyang natigilan. Na parabang may humaplo sa puso niya. Napailing-iling nga siya. "Kalukuhan, ano yun?" "Who is she?" Malamig na boses nga niyang tanong na karaniwan nga niyang ginagamit kapag may kaharap. "Your new maid, boss," sagot naman ang sekretary niya sa kanya. Muli siyang natigilan at sinipat nga ang kabuuan nito. Her face. Parang may something na hindi niya ma-point out. Once na tinignan mo siya, iisa lang ang masasabi mo. Hindi siya maganda. Pero sa paningin niya, parang may something sa babae. Mula sa malapad na noo, makapal na kilay, medyo may kalakihang mata, at malalim na eye bags. Hindi ka pula ang labi, matabang pisngi. "Stop with that," sa isip-isip na nga niya. "But this is great for him. Ito ang hanap niyang maid, perfect maid, para sa kanyang anak." Pinasadahan pa nga ulit niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. "She's hard." Saad nga ni Jake at muling ibinalik ang tingin sa ginagawa na parabang walang pakialam sa dalaga. May sinasabi pa nga ang sekretary niya sa kanya ngunit wala nga siyang tugon hanggang sa makaalis na nga ang mga to. Sa opisina niya at doon na nga lamang niya, itinigil ang ginagawa bago pinagsiklop ang dalawang palad. Napapikit nga si Jake nang maalala na naman ang yumaong asawa. Ang maamo at napakaganda nitong mukha
na parabang anghel. Napakalayo sa mukha ng babaeng. What the heck? Bakit naman sumagi sa isip niya na ang mukha ng babaeng yun? Parehas sa asawa niya. Pakiramdam tuloy niya ay nagkakasala siya sa asawa dahil pinagkukumpara nga niyang dalawa. Sa isip-isip nga ni Jake. Nang makarating nga sa bahay, ay bahagya siyang nagulat sa nadatnan. Ang anak niyang si Faith ay nakadantay sa new hired na maid. How? Mahina nga niyang tanong sa sarili. Ang anak niyang ubod ng sungit at maldita sa mga maids ay tinatanggap nga ang pangit na yaya. Malakas nga siyang tumikim para kuhanin ang atensyon ng dalawa na hindi naman niya kinabigo dahil agad nga silang napatingin sa kanya. Agad na tumakbo papalapit sa kanya ang anak at niyakap siya. Daddy! Hey baby! Bati nga niya dito at hinalikan nito sa noo habang nakatingin nga siya sa mukha ng anak. Asawa niyang nakikita niya dito. Magkamukha nga silang dalawa. Kumain ka na? Sunod-sunod na tumungo ang anak. Yes po daddy, pinakain na po niya ako. Sabi nga nito at itinuro nga ang bago niyang yaya. Saglit nga niyang kinausap ang anak at sinabihang pumunta nga muna sa silid nito. Nang makaalis nga si Fiti, saka nga niya matiim na tinignan ang bagong hired maid para sa anak. Nakatingin nga rin ito sa kanya na parabang sinusuri ang kabuuan niya. Anya sa isip-isip niya? Kung makatingin, akala mo siya ang boss. Nanatili nga silang nakatitig sa isa't isa na parabang nagsusurian. Iniisip nga ni Jake, tama lang ba talaga na ito ang kinuha niyang bagong maid? Pasok naman ito sa hanap niya na pangit ngunit bakit may ganito siyang pakiramdam na dapat ay hindi siya sumang-ayon na papasukin ito sa pamamahay niya o sa buhay niya. Nabasa ko ang resume mo. Bakit pangalan mo lang ang naroon at wala ang middle at surname mo? It's just your name, Floor. May pag-aalangan nga na sabi pa nga ng lalaki sa pangalan ng babae. Kapangalan ng maid na ito ang pinakamamahal niyang asawa. At isa rin sa dahilan kung bakit tinanggap pa rin niya itong magtrabaho sa kanya bilang maid kahit na may pag-aalangan siya ay dahil sa pangalan nito. Nakapasa nga ito sa hanap niya ngunit may pag-aalangan nga siya. Ngunit sa huli, he still hired her as his maid. Umupo ng maayos ang babae bago umiti na ikinairita nga niya. Bakit? Dahil kahit ang pagngiti nito ay kagaya na ng asawa niya. Natigilan nga ang lalaki sa kung ano man ang iniisip nang magsalita nga ang new maid na halos ikatigil ng pagtibok ng puso niya. Floor lang po kasi ang naaalala ko, sir. Formal nga na sagot nito na may kasamang ngiti maging ang boses ng babae ay kahawig ng boses ng asawa niya. Ngayon lang niya narinig ang boses na doulit. This can't be. Halos pabulong nga niyang sabi sa sarili. Ano po yun, sir? Nakatitig lang siya dito nang magtanong nga ang babae sa kanya. Nang matauhan ay saka siya napakurap-kurap at tumikim bago nag-iwas ang tingin. Nothing. Seryosong saad niya. You can go to your room and be prepared tomorrow for your work as a maid. Anya bago nga ito tinaliguran. She's not my wife. Halos magkapareho man sila ng boses at may mga bagay siyang nararamdaman kagaya ng nararamdaman niya para sa asawa. Pero hindi pa rin yun sapat na dahilan para sabihin niyang ang asawa niya ito. Dahil ang asawa niya ay higit na mas maganda dito. At ang asawa niya, mahirap mang tanggapin ngunit alam niyang wala na ito. Ngumiti nga si Floor sa kanyang sarili nang matanggal ang kung anuman ang nakakabit sa kanyang muka. At nang tumingin nga siya sa maliit na dalang salamin, ngumiti siya ng pagkalapad-lapad. Ewan niya ba sa mga mama niya at bakit kailangan pa nga niyang magsuot ng ganun para magmukhang pangit, para mag-disguise? Sa paningin ng lahat, ngunit naiintindihan din naman niya ang kanyang mga mama. Sumagi nga sa isip ni Flora ang boss niyang si Jake ang mga pakikitungo nito sa kanya kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ganun. Ang anak naman ito na magiging alaga niya, hindi niya alam kung bakit, pero parang napakagaan ang pakiramdam niya dito. Napailing na nga lamang si Floor sa sarili at wala sa sariling napangiti nang makita ang seryoso at gwapong mukha ng kanyang boss na si Jake. Hanggang sa makatulog nga ang boss niya at ang anak nito ang naiisip niya.
Kinaumagahan paghagising ay naligo na nga siya at muling inilagay ang maskarang dapat ilagay sa kanyang mukha. Lumabas nga siya ng silid nang ang itsura ay kagaya ng kahapon. Bumuntong hininga siya bagong umiti. Tumungo nga siya sa kusina at nagsimulang magluto. Hindi naman siya expert pagdating sa pagluluto ngunit tinuruan nga siya ng mga mama niya kaya naman may alam na nga siya. Nagluto nga si Floor ng tosino, ham, itlog at hotdog. Nagluto rin siya ng fried rice. At habang ginagawa niyang mga yun, ay pakanta-kanta rin siya habang nakangiti. Sa hindi malamang dahilan magaan sa pakiramdam niya ang ginagawa. Maagang nagising nga si Jake at ginawa nga ang morning routine niya. Nag-jogging nga siya sa labas upang magpapawis at umabot ng 20 minutes bago niya naisipang bumalik sa bahay. Nagpunas nga siya ng sariling pawis. Bago naglakad patungong kusina upang kumuha ng maiinom. Ngunit natigilan nga siya nang makita kung sinong nasa kusina. Nakatalikod nga ito sa gawin niya. Ang bulto nito ay nagpapaalala sa kanya sa asawa ngunit dahil may suot itong damit, pang maid, alam niyang hindi ito ang asawa niya. Alam niyang walang kapareho ang asawa niya. Nakaramdam naman si Jake ng kirot sa kaliwang bahagi ng dibdib. Ngunit agad niya itong isinantabi. Nanatili nga siya sa hamba ng pintuan ng kusina. At nanatiling tahimik na nakamasid lang sa ginagawa ng babae. Mahina pa nga ang kumakanta-kanta ito habang nagluluto ng mas nagpaalala sa asawa niya. Ipinilig nga niya ang ulo. Nagkataon lang ito sa isip nga niya. Mahina ngang tumikim si Jake upang kunin sanang atensyon nito ngunit hindi man lang ito napalingon sa direksyon niya na ikinairita nga niya. Hindi ba siya nito marinig? Sa isip-isip nga niya. Inis nga siyang tumuloy sa pagpasok sa kusina at kumuha nga ng tubig sa ref para uminom at nang matapos ay saka niya hinarap ang maid niya na hanggang ngayon ay wala pa rin sa kanyang atensyon. Sa hindi malamang dahilan, naiinis nga si Jake. Hindi ba sapat ang presensya niya upang makuha ang atensyon nito? Tumayo nga siya sa malapit sa pwesto nito at hinintay na humarap ito sa direksyon niya. At nang sa wakas ay papaharap na nga ito, hindi sinasadyang bumunggo ang katawan nito dahil masyado nga itong malikot. Sapat lang ang pagitan nila sa pagharap nito ngunit dahil sa kalikutan ng babae at dahil pasayaw-sayaw pa nga ito ay nagkabanggaan ng kanilang mga katawan. Mabuti na lamang at mabilis ang naging kilos niya para hawakan si Flor sa bewang upang hindi matumba. Nagkatitigan sila sa mga mata. Muli na naman nga siyang natigilan. Hindi man ito kapareho ng kulay ng mga mata ng asawa niya. Ngunit pareho sila ng klase ng paninitig. Yung mga mata nitong parang napakaraming itinatago at gustong sabihin. At tumayo nga ng tuwid bago binitawan ng babae. Pwede bang mag-ingat ka sa susunod? Hindi ka tumitingin eh. Malamig nga ang boses na sabi ni Jake. Kay Yaya Floor. Yumuko naman si Floor. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Saad nga nito ngunit kalaunan ay may idinagdag pang sasabihin. Pero kasi naman kayo sir eh, kasalanan nyo rin, kayo po yung hindi tumitingin. Naningkit ang mga mata ni Jake sa sinabi ng babae at pinag-cross pa nga ang braso sa dibdib. So are you saying na kasalanan ko yun? Walang pag-alinlangan nga itong tumango sa kanya na bahagya nga niyang ikiniinis. Oo sir, kasalanan niyo po. Tahimik akong nagluluto dito tapos bigla po kayong sumusulpot. Aba, ano po kayo, kabuti? Saan pa nga nito? Nagsalubong ang dalawang kilay niya sa narinig. Did you just call me kabuti? Baka nakakalimutan. Baka nakakalimutan ko pong boss kita. Pagtutuloy pa nga ng babae at mahinang natawa. Alam ko po yun sir. Parang di ka naman mabiro. Napakaseryoso mo naman kaya wala kang girlfriend eh. Saad pa nga ng babae. I have a lot of flings. Maangas pa nga nasabi ng lalaki dahilan para mapangiwi si Floor na bahagya nga niyang ikingan ng ngiti. Her reaction is the same as his wife. Sabi ko girlfriend hindi fling. Yabang mo naman sir. Napapailing pa ngang sabi ni Floor sa kanya. Masungit na umalis si Jake sa kusina dahil sa tagpong yun. Tuwing magkakatagpo ang tingin nilang dalawa ng maid ay naaalala nga ni Jake ang yumaong asawa.
Napailing na nga lamang si Jake sa sarili at tumungong kwarto niya para maligo at magpalit nga ng pang-opisina. Pagkatapos ay tumungo nga siya sa kwarto ng anak. Naabutan nga ni Jake ang anak na nakabihis na pangpasok. Napangiti nga si Jake nang makita ang anak kung nandito lang sana ang asawa niya. Magkasama nilang binabantayan ang anak nila. Good morning, Daddy! Masiglang bati nga ni Faith sa kanya. Good morning, baby! Nakangiting tugon naman ni Jake sa anak niya. Are you ready? Kain na muna tayo sa kakitayatid sa school. Masuyong saad nga ni Jake sa anak at hinagkan nga ito sa noo. Daddy, ayoko po nung luto ng chef natin eh. Nakasimangot nga na sumbong ni Faith sa ama. Mahina nga siyang natawa. Don't worry baby, hindi ang chef natin ang nagluto. Really? Then who? May curiosidad nga na tanong ni Faith sa ama. He'll see, let's go. Saad nga ni Jake at kinarga ang anak. Sabay nga silang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan patungong dining area. Pagkadating nga nilang magama sa dining area ay pagkamanghang naging ekspresyon nila sa nakita. It's been years simula nung huli nga nilang nakita ang ganitong setup. Ilang segundo lang ay lumabas mula sa kitchen si Floor. May daladalang isang tasa ng kape at isang baso ng gatas. Ngumiti ito nang makita nga sila. Handa na pong pagkain. Magalang nga nasabi ni Floor sa magamang sina Jake at Faith. Dahil sa nakikita ay nagkatinginan nga ang magama na para bang iisang naiisip. Ngunit kahit ganun alam nilang pareho na imposible ang kung anuman ang iniisip nila. Matagal na nga itong patay. Inalalayan ngang umupo ni Jake ang anak na si Faith bago umupo sa sariling upuan. Nang magsisimula na nga sana silang kumain ay saka umalis si Floor. Faith baby, ang bilin ko sa'yo, don't go with someone else, okay? Ako ang susundo sa'yo. Paalala nga ni Jake sa anak nang maikabit na nga ang seatbelt nito. Yes, Daddy! Sagot nga ni Faith habang nakatingin sa labas ng bintana. Daddy, you know what? Our maid, the way she moves, she looks like Mom. Dahil nga sa sinabi ng anak, ay natigilan nga si Jake at saglit na ibinaling nga ang tingin dito. Nakita mo rin yun? Simpleng sagot lang naman ni Jake na parang hindi apektado sa sinasabi ng anak. Tumangutang lamang ito bilang tugon sa kanya. Nang makarating na nga sa school na pinapasokan ni Floor ay inihinto nga niya ang sasakyan sa tapat ng gate at tinanggal ang seatbelt ng anak. Be careful anak, okay? Remember my rules. Sunod-sunod namang tumango si Faith sa sinasabi ni Jake. Yep, Daddy! Nakangiting tugon nga nito at umalit nga sa pisngi ng ama. Si Faith na nga mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan at lumabas habang sukbit nito sa balikat ang maliit nitong backpack at lunchbox. Napangiti na nga lamang si Jake habang tinatanaw ang papalayong bulto ng anak. Nang hindi na nga niya matanaw ang anak ay saka na nga siya nagmaneho paalis. Ngayon ay sa kumpanya na nga ang sunod niyang destinasyon. Another day for work. Kahit naman mayaman siya ay hindi pa rin siya pwedeng huminto sa trabaho. Isa pa babagsak ang kumpanya kung wala siya. Nang maiparada nga ang sasakyan pagkarating sa kumpanya ay lumabas na nga siya at saka dumiretso papasok sa loob. Panay naman ang batin ng mga nakakasalubong niya sa kanya. Diretso lang ang tingin ni Jake sa dinaraanan at walang kangiti-ngiti sa labi. Seryosong seryoso. Jake wasn't like this before. Palangiti siya dati at halos lahat pinapansin. Not until he lost his wife. Every good thing in him totally changed. Dumiretso na nga siya sa sariling opisina. Bumungad naman sa kanya ang tambak ng mga papeles na dapat pirmahan at aprubahan. Bandang alas 10 ay nakatanggap nga siya ng mensahe galing sa mayordomo ng bahay niya. Sir Jake, nakadalawang basag na po ng vase ang bagong katulong. Sabi nga sa text na natanggap nga niya dahil dito ay napakunot nga ang noo ni Jake. Ang dating ng text ay parang nagsusumbong nga ang mayordoma. Tumawag nga siya sa telepono ng bahay. Siyempre connected nga ang intercom na nasa opisina niya at ang nasa bahay. Ilang saglit lang ay may sumagot nga dito. Akmang magsasalita na nga sana si Jake nang unahan nga siya ng nasa kabilang linya. Hello, magandang umaga po. Ano pong kailangan nila? Malumanay ang boses na sagot ng nasa kabilang linya. Using his one hand,
Inopen nga ng lalaking CCTV footage sa kanilang bahay. Connected yun sa laptop niya. Footage ng living room ang una niyang tinignan at hindi siya nagkamali. Ito nga ang nakasagot ng tawag niya. Tumikim nga siya dahil pakiramdam niya ay may nakabara nga sa lalamunan niya. "It's me, your boss." Barito ng boses nga nito na sagot. Bantay nga niya ang bawat kilos nito kung kaya't kitang-kita niya mula sa footage ang pagkislot nito nang marinig ang boses niya. Sa hindi malamang dahilan bahagyangang napangiti ang lalaki. "Ikaw po pala, boss." Simpleng bati nga ni Floor sa kanya at bahagyang kumamot sa ulo. That kind of movement, hindi gawain ng asawa niya. Napailing nga siya ng sumagin na naman ito sa isip niya at sinusubukan pa rin ikumpara ang dating asawa sa katulong. Pero bakit? "What did you do when I'm gone?" Seryoso ang boses nga na tanong ni Jake kay Floor. Alanganin nga si Floor sa sasabihin. Kitang kita ni Jake mula sa camera ang paglikot ng mga mata ni Floor at ang pagkagat nga nito sa kuko. "What? Boss naman, naglilinis lang naman po ako at pinupunasan ko po yung vase ang kaso. Ayun po, hindi ko naman po sinasadya na nabasag." Paliwanag pa nga ng babae at bumuntong hininga pa. "Still, it's your fault." Kibit balikat nga nasabi ni Jake. "Aba sir, hindi ko po talaga sadya. Hindi ko naman po siguro kasalanan, hindi ko naman ginusto." Angil pa nga nasabi ni Floor. "But you're the one who made it shattered." Seryoso pa rin sabi ni Jake. "Hindi nga po kasi, hindi ko nga po sinasadyang nabasag. May bahid nga na inis," nasabi pa nga ni Floor. "Sige." Tipid na sagot na nga lamang ni Jake habang nakatitig pa nga rin sa screen kung saan kitang-kita nga niya ang bawat galaw ni Floor. "Ganun na yun?" Takang tanong nga ni Floor. Mahinang natawa si Jake nang makita ang ekspresyon nito mula sa screen, ngunit agad din siyang tumikim upang hindi mahalata. "Teka, anong nakakatawa sir?" Kunot ang noong tanong nga ni Floor sa kanya. "Nothing. Anyway, tumawag ako dahil I want you to fetch Faith later. Huwag kang malilate. Magpasama ka sa driver." Seryosong saad nga ng lalaki. "Anong oras po sir?" "Around 3 p.m. Tipid nga niyang sagot at binabaan nga ito ng tawag. Bumuntong hininga siya at sumandal nga sa swivel chair. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maiwasang maalala ang asawa sa pamamagitan ni Floor. Halos mukha lang naman ang pinagkaiba ng asawa niya at ang maid niya. But in all aspect, they are almost the same. Nang matapos makipag-usap nga si Floor sa boss niya ay saka na nga niya tinapos ang iba pang mga gawaing bahay. Pagkatapos nun ay umakyat na nga siya patungong kwartong tinutuluyan niya para maligo. Hindi man lang niya namalayang alauna na pala at hindi man lang siya nakakain dahil abala nga siya sa paglilinis ng bahay. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay saka nga niya tinanggal ang bagay na nakatakip sa magandang muka. Kahit hindi niya halos maintindihan ang mga mama niya kung bakit siya pinagtatakip ng ganito, ay sinusunod pa rin niya. Pinakatitigan nga ni Flor ang sariling muka sa salamin. Napakaganda niya. Beautiful and gorgeous. That's the only word na pwede mong sabihin pag nakita mo nga ang totoo niyang muka. Napailing na nga lamang siya habang nakatingin sa salamin at malungkot ng umiti. She's empty. She feels it. Wala siyang maalala sa nakaraan. She only knew her name at bukod doon, wala na. Natagalan nga siya sa pagligo at maging sa pag-aayos ng sarili kaya nang makalabas nga siya sa silid ay 2:30 na. Dumiretso siya patungong kusina at kumain nga ng tanghalian. Halos hindi niya maramdaman ang gutom kanina. Para bang ngayong kumakain niya nga lamang naramdaman yun. Nang matapos nga ay saka siya, naghugas ng pinggan kasama na nga rito ang iba pang hugasin. Natapos siya, bandang 3:00 na nga at hindi nga niya yun namalayan. Kaya nang tignan nga niyang orasan ay halos lumuwa ang mga mata niya nang makitang 3:00 na nga. Mabilis nga siyang nagpunas ng kamay at tumatakbong lumabas para hanapin nga ang driver. Nang makita nga ito ay mabilis nga niyang sinabi na susunduin nga nila ang alaga niya, si Faith. Hindi na nga siya nagpalit. Ayos lang naman ang suot niya. Nang makasakay na nga sa sasakyan ay saka na nga ito pinaandar ng driver. Wala siyang dalang cellphone. Iniiwan nga niya ito sa kwarto niya. Bahala na hahanapin na nga lamang niya sa school ang alaga niyang si Faith. Nang tignan nga niya ang oras sa sasakyan ay napakagatlabi nga siya. 15 minutes na nga siyang late para masundo ang bata.
Nang huminto ang sasakyan ay saka na nga siya bumaba. Kahit bago lang sa kanya, ang lugar ay mabilis nga niyang sinasanay ang sarili. Nagpalingalinga nga siya sa paligid. Napakaraming bata at mga yaya ng mga ito. Kanya-kanyang sundo at iba pa ay ang mga magulang mismong nandyan para sumundo sa anak. Nag-aalala nga ang babae nang di mahagilap nga ng tingin niya, si Faith. Naglakad-lakad pa nga si Floor at sinubukang magtanong-tanong hanggang sa marating nga niya ang playground ng school. Nagmisto lang itong park sa ganda at lawak. Maraming mga batang naglalaro, ang iba ay binabantayan ng yaya nila. Nahagip ng paningin niya ang batang kanina pa nga niya hinahanap. Nakaupo nga ito sa swing at mag-isa. Nakita niyang madumi ang suot nitong uniform at medyo magulo. Bahagya nga itong namumula at parabang kagagaling lang sa pag-iyak. Nanatili nga siyang nakatitig sa bata. Dahil sa nakikita ay parabang may kumurot sa dibdib ni Floor. Nasasaktan nga siya sa hindi malamang kadahilanan. Huminga si Floor ng malalim at naglakad nga papalapit kay Faith. Hi Faith! Nang marinig at maramdaman nga, ang paglapit niya ay nag-angat nga ito ng tingin. Pasensya na, nalita ko ha. Napansin nga niya ang namumuong luha nito. Nagpanggap naman siyang hindi ito napapansin. What are you doing here? May bahid nga ng pagsusungit na tanong ni Faith. Sinusundo ka? Tipid naman na sagot ni Flora at ngumiti na nga lamang bago umupo sa swing. Nakatabi nito. Hindi ka masusundo ng daddy mo, kaya ako na lang daw. He promised that he'll be the one who will fetch me. Parang ang nababasag ang boses na sabi ni Faith. Natahimik naman siya. Paglingon niya sa kanang bahagi ng park ay may nakita nga siyang nagbebenta ng ice cream. Dito ka lang muna ha? Gusto ko kasi ng ice cream, bibili lang ako. Paalam nga niya kay Faith at iniwan na nga ito. Hindi na nga niya hinintay pa ang sasabihin ng bata. Bumili nga siya ng dalawang ice cream at mabilis na bumalik sa pwesto kung nasaan pa rin si Faith. Itinapat nga niya itito ang isang hawak na ice cream. Kunin mo na ang para sa iyo yan. Sad pa nga ni Floor nang nakatitig nga lang ang bata sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba ito o ano. Pareho nga silang tahimik habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Ang ilan ay kasama pang mga magulang. Sino may gawa niyan sa'yo, ha? Nag-aalalang tanong nga ni Floor. Anong nangyari? Hindi agad nakasagot ang batang si Faith sa tanong ni Floor. Ngunit ilang saglit lang ay nagsalita ito. Kasalanan ko bang wala akong mommy? Simpleng tanong nito. Ngunit napakabigat para sa isang inosenteng bata na sabihin yun. Nilingon nga ni Floor ang bata. Baby, hindi mo kasalanan kung wala kang mommy. May daddy ka naman na palaging nandyan para sa'yo. Pwede mo rin siyang maging mommy. Doon palang maswerte ka na. But it's unfair. Bakit sila? Yung mga classmates ko, they have their mother. A complete family. Eh bakit po ako? Hindi. Bakit ako walang ganun? Tuluyan na ngang tumulo ang luha ng bata. They are bullying me because I don't have my mommy. Parang paulit-ulit na kinukurot ang puso niya sa naririnig at nakikita kaya napaiwas na nga lamang siya ng tingin. Ako na lang sana ang mommy mo para hindi ka na nasasaktan ngayon. Sad pa nga ni Floor sa kanyang isip. Tumayo nga siya at yumuko sa harapan ni Faith para pahirin ang luha nito. Hush, huwag ka nang umiyak. Simula sa araw na to, wala nang mambubuli sa'yo nang dahil wala kang mommy. Masuyo nga niya itong nginitian at hinaplos ang buhok ng bata na parabang sa pamamagitan nun ay mapapagan niya. Ang bigat na nararamdaman ng batang si Faith. Nang makauwi na nga sila sa bahay ay pinaliguan na nga niya ito at binihisan. Pagkatapos ay bumaba nga siya para ipagluto ito ng merienda. Pagkatapos ay saka nga niya inihanda para ihatid nga sa alaga niya na abala sa panunood ng cartoons. Handa ng merienda! Anunsyo nga ni Floor para kunin ang atensyon nito. What's that? Tanong nga nito at tinignan nga ang dala niya. Maruya, masarap to, tikman mo, gawa ito sa saging. Ngumiti nga si Floor pagkatapos. Alanganin pa nga noong una, ang batang ngunit kumuha rin naman kalaunan at kinain iyon. Hinihintay naman niya ang magiging reaksyon ni Faith kung magugustuhan ba niya ito o hindi. Nanlaki ang mga mata niya. Nang makitang nanlaki ang mga mata ni Faith, nawala ang kaba niya nang makitang ngumiti ito. Huh? Masayang sabi nga nito at sunod-sunod na kumagat
sa hawak ng maruya. Nasisiyahan nga siyang makita itong natutuwa sa simpleng pagkain. Pareho nga silang natigilan nang marinig ang papalapit na yapag. At nang tinignan nga nila ito, nakita nga nilang si Jake. He looks stressed pero hot pa rin at saka gwapo. Daddy! Matinis nga na sigaw ni Faith sa ama at tumakbo nga papalapit dito bago yumakap at nagpahraga. Sa hindi mo lamang dahilan, ay napangiti nga siya na parabang pinunan lahat noon ng bigat nang hindi niya maipaliwanag sa loob niya. What's that? Bumalik nga siya sa huwisyo nang marinig ang tanong ni Jake sa anak na si Faith. Yaya said this is Maruya. Malawak nga ang ngiting sabi nito at muling kinagat sa pagkaing hawak. Dahil sa sinabi ni Faith ay alanganin naman siyang ngumiti kay Jake nang tignan siya nito. Baka gusto mo sir, kuha ka masarap yan. Alok nga ni Floor sa kanya. No thanks, I'm full. Seryosong sabi nito at lihim niyang ikinairap. Sungit. Anya sa isip-isip. Ipinaba nga ni Jake si Faith at nagpaalam na nga papunta sa kwarto habang siya ay nanatiling nanunood sa senaryong nasa harapan niya. Yaya! Napabaling nga ang tingin niya kay Faith nang marinig nga itong tinawag siya. O bakit? Pwede po bang ikaw muna ang second mommy ko? Mahina nga ang boses nitong sabi sa kanya na parabang nahihiya. Napakurap-karap nga si Flora habang nakatingin nga kay Faith. Seryoso ka ba dyan? Hoy, walang kayumang Maruya ha. Bahagya nga siyang natawa. Yaya! Umupo nga ang bata sa tabi niya. I'm serious, I want you to be my second mommy. Nagpapi-ice pa nga ito sa kanya. Kunwari nga siyang nag-isip bago umiti. Sige na nga ako na ang second mommy mo. Dahil sa sinabi ni Floor, napapalakpak pa nga ang batang si Faith sa tuwa at mahigpit nga siyang niyakap. Siya naman ay parang naistatwa dahil sa ginawa ng bata na pagyakap at may kakaiba nga siyang naramdaman na hindi may paliwanag. Lumipas ang ilang araw, Linggo ay mas naging malapit nga sila ni Faith, ngunit hindi kagaya ng ama nitong si Jake dahil ayon, masungit pa rin at palaging seryoso. Ngayon ay papunta nga siya kasama si Faith sa kumpanya ni Jake dahil nangungulit nga ang bata kanina pa at umiiyak dahil gusto raw nitong makita ang ama. Ilang araw kasing nawala si Jake dahil nagpunta nga ito ng ibang bansa para sa business. At ngayong nakauwi na nga ito, sa kumpanya naman agad ito dumiretso. Hinatid pa nga sila ng isa sa mga empleyado ng kumpanya papunta sa office ni Jake. Sa pinakataas, sa last floor ng building. Nagpasalamat nga si Floor nang makarating na nga sila sa tapat ng opisina ni Jake. Hinarap nga niya si Faith. Isusurprise natin ang daddy mo ha? Nakangiti nga niyang sabi kay Faith na nag-thumbs up din ito at ngumiti sa kanya. I'll count! Humagigig pa nga nang mahina si Faith. 1, 2, 3! Kasabay nito ay binukas nga niyang pinto. Surprise daddy! Ngunit pareho nga silang natigilan sa nakita. Natuliro nga si Floor at sa hindi malamang dahilan ay parang may kumilot sa dibdib niya. At parang pamilyar ang ganitong senaryo, kusang kumilos ang mga kamay niya para takpan ang mga mata ni Faith upang hindi makita ang nasa harapan. Ngumiti siya nang magtagpo ang mga tingin nila ni Jake, ngunit kasabay nun ay ang pagtulo ng mga luha niya. Napapaliw na ba siya? Bakit siya umiiyak? Para saan? Anong dahilan? Bakit pakaramdam niya hindi ito ang unang beses na nasaksihan niya ito? Mabilis nga niyang pinahid ang luha. Ah, pasensya na po sir, gusto lang po kasi ni Faith na isurpresa kayo at makita kayo. Aalis na lang po kami. Napansin nga niya ang pasimpleng pag-irap ng babae sa kanya. Ito ang babaeng kayakap nga ng boss niya bago nga sila dumating, ni Faith. Napakaganda nito at napakasexy. Hindi niya tuloy maiwasang hindi makaramdam ng inis at inggit. Wala namang naging sagot at sinabi si Jake kung kaya ay binuhat na nga lamang niya si Faith at naglakad pa alis sa opisina ni Jake at papalabas ang kumpanya. Faith, kung ano man yung nakita mo, kalimutan mo na ha? Hindi dapat yung nakikita ng batang kagaya mo. Masuyong sabi niya nang makarating nga sila sa loob ng sasakyan. Tumangaw naman si Faith. My daddy looks like cheating on my mom. Nakangusong, sabi nga ni Faith sa kanya. Pero diba, hindi na nga niya tinuloy pa ang sinabi dahil ayaw niya nga niyang masaktan ng bata. But I understand my daddy. Malungkot nga na pahayag nito sa kanya, tipid na nga ngumiti. Sa murang edad nito ay mabilis nga itong nakakaintindi. Magagabi na nga rin,
Dapat lang na umuwi na nga lang sila. Pagkarating nga sa bahay ay pinaliguan at binihisan na nga niya nang pangtulog si Faith at pinakain. Iniwan na muna niya itong nanonood ng TV sa kwarto nito. Siya naman ay dumiretso na nga sa kwarto na nakalaan sa kanya bilang maid. Pagkapasok sa loob ay doon nga bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan sa hindi malamang kadahilanan. Humarap nga siya sa salamin at tinitigan ang mukhang may takip na maskara. Bakit parang pamilyar sa kanyang nasaksihan kanina? Bakit ganun? Bakit siya nasasaktan? Yun ang paulit-ulit na tanungan niya sa isip niya. Napahawak nga siya sa ulo niya nang makaramdam ng sobrang sakit doon. Parang ang hinihila sa dalawa ang kanyang ulo sa sobrang sakit. At hindi ito ang unang beses yung sumakit. Maraming beses na. Impit nga siyang napasigaw sa sobrang sakit. Walang tigil sa pagtulong mga luha niya. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto at pumasok nga si Jake. Para bang galing ito sa pagtakbo dahil hingal na hingal nga ito. Nang lumho dito para pantayan siya ay nagkatitigan nga sila. Nagkatagpo ang mga mata nila. I'm sorry. Seryoso ngunit may kakaibang dating ngayon sa kanya. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Para saan pa yung pagsasorry niyo? Bahagyang nautal pa nga ang babae sa pagsasalita. Nabawasan na nga rin ang sakit ng ulo niya. Kumakalma na nga rin siya. Sa hindi malamang kadahilanan. Biglang naglikod nga ang mga mata ni Jake dahil sa tanong niya bago ibinalik ang tingin sa kanya. Are you okay? Narinig kitang sumisigaw. Tanong pa nga ng lalaki. Ayos lang po ako, sir. Umiwas na nga lamang ng tingin si Floor dahil hindi na nga niya kayang makipagtitigan pa dito. Bahagya nga siyang napaiktad at nanghawakan nga siya ni Jake sa baba at iangat nga ang tingin para tumingin siya dito. Napalunok nga si Floor nang makita itong nakatitig sa labi niya. About what you saw? Forget it. Seryoso at baritono pang ang sabi ng lalaki sa kanya. Nag-iwas na nga lamang ng tingin si Floor sa kanya. Wala po akong pakialam dun, sir. Makakaasa kayong makakalimutan ko din yun. Tsaka, bakit naman po kayo nagsasorry? Nagulat nga siya nang iharap nga siya ni Jake at sinunggaban ng isang mabilis na halik. You're not affected? Salubong ang kilay na tanong pa nga ni Jake sa kanya. Nawala ang sakit ng ulo niya. Napakunot noo nga siya. Hindi naman po. Pagsisinungaling nga niya. Pagkasagot niya noon ay laking gulat nga niya dahil muli na naman siyang hinalikan ni Jake. Ramdam na ramdam niya ang paghuhuramentado ng puso niya na parang nakikipagkarirahan sa 10 kabayo. Hindi kagaya ng unang halik, unti-unting dumidiin ang halik nito sa kanya. Hindi niya namalayan ang marahan niyang pagtugon dito. Napakapit nga siya sa braso nito ng bahagya. Namakagat nga ni Jake ang pangibabang labi niya at doon na nga rin siya natauhan. Sa nangyayari? Bakit? Bakit mo ginawa yun? Mabilis siyang tumayo at inayos nga ang sarili. Huwag mo nang uulitin yun, sir. Hindi porket made you lang po ako. Gagawin niya na po lahat ng gusto niyo. You like it? Para bang nangaasar pa nga na sabi ni Jake at tinaliman nga niya ito ng tingin. Hindi ko po gusto ah. Matigas naman. Napagtanggi ng babae. Really? Tumugon ka sa mga halik ko. Sagot pa nga nito na may ngisi sa labi. Lumayas ka nga. Inis nga niya na sabi at sinabunutan nga ang sarili para matabunan ang lakas ng tibok ng puso niya. This is my house. Ngising saad pa nga ni Jake. Sa kwarto ko kita pinapalayas, hindi sa bahay. Kwarto ko po to. Huwag na po kayong umangal. Siguro naman po alam niya yung privacy. Masungit nga niyang sabi dito at tumalikod na nga para itago ang pamumula ng pisngi. Floor. Napalunok nga ang babae nang marinig nga niyang tinawag siya ni Jake. Sir, alis na po. Parang walang pakinga niyang sabi ngunit kabaliktaran nun ay ang nararamdaman niya. Cook dinner for me. I'll wait. Saad pa nga ng lalaki bago siya iniwan. Napanganga nga si Floor sa sinabi nito. Ang random din eh. Parang kanina lang ibang pinag-uusapan at nangyari at ngayon biglang nag-switch. Napailing na nga lamang siya at lumabas na nga ng kwarto para pumunta ng kitchen para ipagluto ang magaling niyang boss. Kahit pa paano ay gumaan naman ang pakiramdam niya. Ngunit parang hindi ata niya makakalimutan ang nangyari kanina. At hanggang ngayon ay naroon pa din ang sakit sa senaryong iyon. Ipinagluto nga niya ang boss niya ng sinigang na baboy. Pansin nga niya kasi na mukhang ito ang paborito nito kaya naisipan nga niyang ito na lang ang iluto. Isa pa ito rin naman kasi ang paborito niya. Habang hinihintay nga maluto
ay nagmumuni-muni muna siya. Sa iniisip, ang mga nangyari kanina lang. Nagugulhan siya. Bigla siyang napaiktad nang makita nga si Jake na sobrang lapit na nga sa kanya. Hindi niya ito namalayan at napansin na lumapit. Tulala ka, baka masunog ang ulam ko. Seryosang sabi pa nga nito sa kanya na ikinairap nga niya. Bakit naman masusunog ang sinigang, sir? Maghibit-balikat na nga lamang ito at patay-mali siya sa sinabi niya. Tinignan nga niyang sinasabi ng boss niya na nasusunog. Napatawa nga siya nang makitang kumukulo pa lang ito. Masusunog daw? Eh kumukulo pa nga lang eh. Nakangiwing saad nga ng babae. Ano to, prito? Magluto ka na nga lang dyan? Saad nga ng lalaki tinalikuran siya. Problema nun. Tinapos na nga ni Flor ang pagluluto at nang tapos na nga ay saka na nga niya ito inilipat sa lagayan para ihanda. Nang maisaayos na nga ito, sa hapag ay saka nga niya tinawag ang boss niyang nasa living room na abala sa laptop nito. Sir, kain na po. Anya, tinignan nga lang siya nito bago tumayo para sumunod sa kanya. Eat with me, sabayan mo ko. Seryosong sabi pa nga nito. Minsan may pagka-bipolar din talaga ang boss niya dahil paiba-iba ang mood nito. Hindi pa man din siya kumakain at nagugutom na nga rin siya. Ayaw naman niyang suwayin ang boss niya at saka paborito kaya niyang sinikang. Malamang hindi niya ito tatanggihan. Umupo na nga si Flor sa katapat na upuan ng boss niya nang makakuha nga ng plato at kutsara. Nagulat nga siya nang lagyan siya ng kanin at ulam ng boss niya. Nakatitig lang siya dito habang ginagawa yun ni Jake. Now eat! Anito. Tulala naman siyang sumunod sa sinabi nito. Sabay at tahimik silang kumakain hanggang sa matapos. Pareho silang napadami ng kanin at sabay nga ring napadighay pagkatapos. Nagkiiwasan pa nga sila ng tingin ng bagtamang mga mata nila at sabay na bahagyang natawa. Hindi ko alam, sir, na matakaw pala kayo. Anya nga. At sagot naman ng lalaki, I'm not. Ngayon lang. Dahil kasabay kita. Oos. Sad pa nga ng babae. Believe me, ngayon lang. Defensive pa nga na sabi ng lalaki na ikinatawa nga ni Flor. Sige, sir, sabi mo eh. Saglit nga nakatahimikan ang namutawi sa dalawa nang may maalala nga si Flor. Nga pala, sir, bago tayo magkalimutan. What? Yung sahod ko baka makalimutan mo. Pinaningkitan nga niya ito ng mga mata. Napatawa ng halamang ang lalaki. Oh, anito na para bang nakalimutan at napasinghot tuloy siya. Aba naman, sir, nakalimutan mo ah. Kaya ka nga nandyan para ipaalala. Sagot naman ito. I'll give it to you tomorrow. Bukas pa naman ang sahuran. Advance ka. Maningil masyado. Napachik pa nga lamang ito sa dulo. Nagpapaalala lang naman, sir. Hindi nagpapatalong saad naman ang babae. Kinaumagahan masayang bumangon nga si Flor. Ngayon ba naman niya matatanggap ang unang sahod niya? Sino hindi matutuwa, hindi ba? Si Jake ang naghatid sa alaga niyang si Faith. Kaya naman naligo na nga lamang muna siya at nagbihis para maghanda para sa pamamalengke. Inutusan kasi siya ng mayordoma kahapon na mamalengke ngayon. Napatingin nga siya sa salamin. Ang gilid ng maskarang sinusuot niya ay nababakbak kaya ang totoong kutis niya ay hindi na nga nito natatakpan. Napabuntong hininga na nga lamang si Flor. Mamaya pagka-uwi niya tatawag nga siya sa mga mama niya. Miss na nga niyang mga to eh. At kailangan din niyang ayusin ang pagdidisguise niya. Baka mamaya, mahuli siya. Lumabas nga siya sa kwartong tinutuloyan niya at nagpaalam na nga sa mayordoma bago nagpahatid sa driver papunta sa palengke. Pakanta-kanta pa nga siya habang naglalakad sa palengke para mamili nga ng mga fresh na gulay. Nakipagtawaran pa nga siya dahil ang mamahal pa naman kaya ng pantayan ang presyo ng bigas. Pagkatapos sa palengke ay sa grocery store naman dahil paubos na nga ang stocks na nasa bahay. Kumuha nga si Flor ng pushcart at nagsimulang itulak ito. Inilabas nga niyang listahan at nagsimula na ngang hanapin ang mga nakasulat dito. May mga teenager nga siyang nadadaanan na namimili. Pinagtitinginan nga siya ng mga to pagkatapos ay tatawa. Napabuntong hininga na nga lamang si Flor at napayuko. Yan ang problema sa mga mapanghusgang mga tao. Kapag hindi magandang itsura mo, pagtatawanan ka at lalaitin. Nang matapos nga siyang mamili sa meat section, isaka naman niya sinunod ang iba pang dapat bilhin. Napansin nga niyang tatlong kalalakihan na kanina pa nagmamased at nakatitig sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang hindi kabahan. Binilisan na nga lamang ni Flor ang paghahanap
sa mga nakalista at manumili na nga lamang para makalis na. Nang makapagbayad na nga siya sa cashier at mailagay na nga sa eco bag ang mga pinamili, ay nagmamadali na nga siyang umalis. Kita nga niya mula sa peripheral vision niya na may tatlong kalalakihan ang pasimple pa ring nakatingin sa kanya. Pagkalabas nga niya ng grocery store, sakalang siya nakahinga nang hindi na nga makita ang mga kalalakihang yun. Hinanap ng paningin niya kung nasaan nakapark ang driver, ngunit wala na ito roon. Nasaan ka na ba, Manong Bert? Mahinang bulong pa nga ni Flor sa sarili. Walang katao-tao pa naman na dumaraan sa pinaghintuan niya. Naakala niya ay nandoon ang nakapark na sasakyan. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makita ang tatlong kalalakihan na naglalakad papalapit sa direksyon niya. Ito lang naman ang mga nakita niya kanina sa grocery store. Napalunok nga si Flor at humigpit ang hawak sa mga pinamili nang huminto nga ang mga to sa mismong tapat niya. Anong kailangan niyo? Tinapangan na nga lamang kunwari ng babae ang boses niya. Ngumisi ang mga to. Hi miss, ani pa nga ng isa. Anong sabing kailangan niyo? Pag-uulit pa nga ni Flor. Gusto lang naming makipagkaibigan. Sabi pa nga ng isa pang kasama nito na may kasamang ngisi. Napakislot nga ang babae sa takot nang hawakan nga siya ng isa sa balikat. Makinis ang balat mo sa katawan na, pero ang mukha mo hindi. Pero pwede na yun, par. Mapanguyam pa nga na sabi ng isang lalaki at nagsitawanan nga ang tatlong lalaki. Ano bang kailangan nyo? Pwede bang umalis na kayo? Sigaw pa nga ni Flor sa mga ito at umatras. Natatakot na nga siya. Akmang sisigaw na nga sana siya nang may ilabas nga ang isa na patalim. Lumukob pa nga lalo ang takot sa dibdib niya dahil dito kasabay nito ay ang pagtulo ng luha niya. Pamilyar ang ganitong sitwasyon sa kanya, ngunit hindi niya maalala ng maayos. Magulo sa isip niya. Subukan mong sumigaw, tatarak sa'yo ito. Pananakot pa nga ng isang lalaki. Napapikit na nga lamang siya nang hilain nga si Flor ng isa at napunta nga sila sa mas tagong parte. Gusto na ngang sumigaw ni Flor para humingi ng tulong, ngunit ramdam niya sa may gilid ng tiyanang patalim. Parang away niyo na po, pakawalan niyo na ako, anya sa nagmamakaawang boses. Ngunit sa isip-isip nga niya ay hindi yon ang nararamdaman niya. She have this thought in her mind not to beg for them. Hindi niya alam, pero hindi niya talaga mawari ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang sipayan ang mga to, pero ayaw niyang ibaba ang dignidad ng mga kababaihan para sa mga lalaking walang puso at bastos. Nangahalika na nga sana siya ng isa sa mga ito. Ay agad nga niya itong siniko sa panga at hinuli nga ang palapulsuhan ng taong may hawak na patalim na nakadikit nga sa tagiliran niya bago nga ito pinilipit sa pulsuhan nga dahilan para mabitawan nga ng lalaking patalim. Mabilis nga niya itong pinulot at ipinaikot nga sa daliri. Hindi alam ng babae kung bakit parang sanay siya sa ganito. Kusang kumikilos ang katawan niya para dumepensa. Para nga siyang isang astig na babae. Kapag sinabing umalis na, umalis na. Tumalim pa nga ang titig ni Flor sa mga to na ngayon ay bahagyang nagulat nga sa ginawa niya. Ngunit hindi yun sapat dahil nagawa pa nga ng mga to nang umisi sa kanya. Ganyan ang gusto ko eh, palaban. Saad pa nga ng isang lalaki na nasiko nga niya sa panga. Hindi nga umaasa si Flor na may darating para iligtas siya. Hindi sa lahat ng kwento ay may darating na knight in shining armor. Kaya para sa mga babae, dapat alam natin kung paano ipagtanggol ang sarili natin. You should have a way to protect and defend yourself sa mga taong walang respeto at mananakit sa'yo. Hinayaan nga niyang tuluyang makalapit at makahawak ingay sa panglalaki sa kanya sa braso. Nang makitang nakangisi na nga ito, ay saka rin siyang umisi. Bago hinuli muli ang pulso nito, at parang hiniwang suntok nga ang ginawa niya sa pagitang braso ng lalaki bago ito itinulak at sinipa sa tiyan. Mabuti na lang, at kahit na nakapalda nga siya, ay sobrang haba naman ito. Kakainis ka? Sigaw pa nga ng lalaking namimilipit na ngayon sa sakit dahil dito ay sabay na ngang sumugod sa kanyang dalawa pa. Mama, malengke lang naman ang usapan pero hindi ito kasama. Napailing na nga lamang si Flor at ininad pa nga ang leeg para mapatunog ito. Bumuelo pa nga ang dalawa sa pag-atake sa kanya dahilan para mahinang ang matawa si Flor. Gusto na nga niyang umuwi. Mukhang magko-commute pa ata siya pa uwi. Mabilis nga siyang umilag sa suntok at sipa ng dalawang lalaki at tumatras nga si Flor para makabuelo
bago nga umikot at sumipa ng mabilis na magkasunod para sa dalawang sipa, sapat na para tamaan ang isa sa tiyan at ang isa naman sa leeg. Bumuntong hininga nga si Flor nang makita ang kalagayan ng tatlo. Wag na wag niyo na itong uulitin ha, sa kahit ang kaninong babae. Seryosong saad pa nga niya bago kinuha nga ang mga pinamili na nabitawan nga niya kanina bago naglakad pa alis. Napatingin siya. Sarilong pambisig. Inabot na nga siya ng oras ng tanghalian na hindi man lamang niya namamalayan. Mabilis ngang napahawak si Flor sa pader nang maramdaman nga niyang matinding pagsakit ng ulo niya. Mas tumadalas ang pananakit nito ngayon. May mga larawan o pangyayari nga siyang nakikitang nabubuo. Sa isipan niya na nagiging dahilan para mas sumakit ang ulo niya, muli niyang nabitawan ang mga pinamili at napaupo na nga lamang sa kalsada. Now she really needs help. Nangihina nga si Flor sa sobrang pananakit ng ulo niya. Unti-unting pumipikit ang mga mata niya sa panghihina. Nagising nga si Flor sa pamilyar na silid. Silid kung saan nga siya natutulog. Mabilis nga siyang napabangon mula sa pagkakahiga. Pilit nga niyang inalala ang nangyari at kung paano nga siya nakauwi. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang mayordoma. Ngumiti ito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman po, paano po pala ako nakauwi? Nagtatakang tanong na nga lamang ng babae. Muli na namang ngumiti ang mayordoma at ibinabang ang pagkaing hawak na marahil ay para sa kanya. Nagulat na lang kami nang bumalik si Sir Jake dito sa bahay at makitang buhat-buhat ka niya. Ano ba kasing nangyari, iha? At nawalan ka ng malay. Hindi mo rin kasama si Bert na umuwi dito. Anya, nagmamadali daw kasi siya dahil may tumawag sa kanya dito sa bahay. Dahil kailangan siya kaya iniwan ka muna niya saglit doon. Pero pagbalik niya wala ka na. Kwento nga ng mayordoma. Katatapos ko pong mamalengke ay sobrang sakit po ng ulo ko at nawala na lang po ako bigla ng malay. Yun lamang ang sinabi niya. At hindi na nga sinabi ang tungkol sa mga lalaking humamon sa kanya. At pinatumba niya. Totoo ba talagang si Jake ang nakakita at nag-uwi sa kanya? Yun ang tanong sa isip nga ni Flor. Pero paano siya nito nahanap? Inihabilin nga ni Sir Jake, napakainin kita. At pagkagising mo, huwag mo nang pagtrabahuin, kaya sumunod ka na lang ha? Ngumiti nga ang mayordoma sa kanya. Kaya ko naman pong kumain mag-isa, ayoko naman pong makabala sa inyo. Anya at ngumiti na nga lamang. Siya, sige, kumain ka na kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag. Ani pa nga ng mayordoma at nagpaalam na nga bago umalis. Kinain na nga niya ang hinandang pagkain sa kanya at uminom na nga ng tubig. Pilit nga niyang inalala ang lahat ng nangyari kanina. Paano niya nagawa ang mga yun? Paanong nahanap at naiuwi nga siya sa bahay ni Jake? Napahawak na nga lamang siya sa ulo at napasabunot sa sariling buhok. Ano bang nangyayari sa akin? Frustrated nga na sabi ng babae sa sarili. Bakit may mga ganong nagpa-flash? Sa isip ko, mga alaala ba yun? Ano yung mga yun? Bakit nandun si Sir Jake kung alaala nga? Bakit parang konektado si Sir sa buhay ko dati? At bakit nakikita ko rin si Faith? Bakit kami magkakasama habang nagsasaya? Bakit ayun ang palaging lumilitaw sa panaginip ko at pilit na nagpapasakit ng ulo ko? Para na nga siyang mababaliw sa kaiisip kung ano ba talaga ang totoo. Bakit ba nagkakaganito siya? Nagsimula nga ito nung dumating nga siya dito sa Manila at magkatagpo nga ang landas nila ni Jake. Kinapang nga niyang noo, napabuntong hininga na nga lamang si Flor nang maramdamang mainit siya. Bakit ngayon pa siya nilagnat? Naalimpungatan nga si Flor nang maramdamang may humahaplos sa buhok niya. Pagmulat ng mga mata niya, si Jake ang bumungad sa kanya. Sobrang lapit nito sa kanya at ilang dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Naghuhuramintado na naman ito sa bilis ng pagtibok. Napalunok nga siya at nag-iwas ng tingin. May kakaiba nga sa tingin nito habang nakatitig ito sa kanya. Amoy niya ang alak nito. Mukhang nakainom ang boss niya. Ang mga mata nito ay nagpupungay. How are you, honey? Masuyong tanong pa nga ni Jake. Sa kanya na ikinakurap-kurap naman ang mata ni Flor. Sorry sir, mali po ba ako ng pagkakarinig? Tanong pa nga niya. Nahalos pa utal-utal pa nga. Pinakatitigan lang siya ni Jake. I miss you, honey. Pagkasabi pa nga nun, ay napansin nga ni Flor ang butil ng luha na tumulo galing sa mga mata ni Jake. Nakamaang lamang habang pinagmamasdan nga si Jake. Sino ka ba talaga, Flor? Seryoso ngunit may bahid ng pagsusumamo ang boses na saad nga ni Jake sa kanya.
Sir, ano po bang pinagsasasabi niyo? Lakas loob nga niyang tanong dito, kahit sa loob-loob niya ay kabado nga siya. You've been hiding your face. You're my wife. Bakit mo to ginagawa sa akin? Sabi pa nga ni Jake na nagpagimbal nga sa pagkataon niya. Umiling-iling nga si Flor kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Hindi ko po alam ang sinasabi mo, sir. Pagod na nga siya. Ang bigat-bigat ang dibdib niya. I won't let you pass this time, honey. Hindi na kita hayaang iwan at umalis ulit. Barito na ang boses na sabi nga ni Jake. At hindi na nga siya nakasagot pa. Nang sunggaban nga siya nito ng halik. Akala nga ni Flor ay dampi lang ngunit dahan-dahan nga itong gumalaw. Sinubukan nga niyang itulak ang lalaki para pahintuin ngunit kahit siya ay nangihina dahilan para mawalan nga siya ng lakas. At napahawak na nga lamang siya sa balikat nito at hayaan nga itong halikan. At para bang may sariling isip ang labi niya dahil tumugon naman ito. Napaungal pa nga siya. Mahina nga siyang napaungal nang bumaba ang halik ni Jake sa panga niya pababa sa leeg. Bumalik ang labi ni Jake sa paghalik. Sa labi niya na mas naging mapusok pa. Ang kamay nito ay lumilikot na nga at ipinasok pa nga ito sa loob ng damit at dinama ang kanyang pangitaas. At marahang minasahe nga yun na nagbigay nga ng init sa kanya. Mahina ulit siyang napaungol nang ang isang kamay naman ni Jake ay nasa loob na nga nang suot niyang pajama at dinama ang kanya. I miss you, honey. Bulong pa nga nito sa mismong tenga niya. Nang magising si Flor ay madaling araw na nga, muli niyang ipinikit ang mga mata niya nang may maalala. Panaginip lang yun. Mahinang bulong nga niya sa sarili na para bang biro lang ang naiisip. Ngunit nang imulat nga niyang mga mata at tignan kung may katabi ba siya, ay nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang pinakiramdaman ang sarili at tinignan ang katawan. Sa ilalim ng kumot na tumatakip sa kanya. Oh my gosh! Mahinang bulalas nga niya nang makita ang hubot-hubad ng katawan. Napaiktad nga siya nang may umakap nga sa bewang niya. Napatingin siya sa katabi. Beside her, Jake was sleeping peacefully. Hinampas-hampas nga niya ito para magising at hindi naman siya nabigo dahil dahan-dahan naman itong nagmulat ng mga mata. Matalim nga ang mga matang ipinukol niya dito. Ngunit si Jake ay nanatili namang mulat ang mga matang nakatitig sa kanya na para bang takot kumurap. You are real? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Naikinukunot nga ng noon niya. Anong pinagsasasabi mo, sir? Oo naman. Bakit hindi? Tignan mo nga kung anong ginawa mo. Naghi-hysterical na nga niyang palatak dito. Honey, you're real. I'm not dreaming. Kumislap nga ang mga mata nito habang nakatitig nga sa babae. Napahawak nga siya sa sariling pisngi dahil nagiinit na nga yun. Ngunit natigilan nga siya nang hindi maramdaman ang suot na maskara. Pagtingin niya sa bedside ay naroon nga ito. Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang napatitig sa katabing lalaki. Hindi akong asawa mo. Magabi ka pa sir ha? Depensa pa nga ng babae. Nagkakamali lang ito. Ngumiti naman ang lalaki at hinaplos ang pisngi niya. Your actions and your face cannot fool me, honey. My heart only beats for my wife. At kahit nagtatago ka pa, sa likod ng maskarang yon, nararamdaman ko na ikaw yan. Nararamdaman ng puso ko na ikaw ang babaeng mahal ko. Hindi na nga niya ito maintindihan. Ngunit kusang nag-init ang mga mata niya at tumulong muli ang mga luha niya. Parang puzzle ang mga panaginip at mga alaalang lumilitaw sa isip nga ng babae na unti-unting nabubuo. Ito na ba yung susi sa pagbuo ng pagkataon niya? Pinahid nga ni Jake ang mga luha niya at dinampian nga siya ng halik sa labi. I miss you. Sad pa nga nito. Pero hindi kita maalala. Mahina ang boses nga niyang sinabi dito at napayuko. I will help you remember me. Not just me, also Faith, our daughter. Ngumiti nga si Jake at niyakap nga ang babae. Kahit hindi sigurado at nagugulahan ay kusang gumalaw ang mga braso niya para yakapin din ang kanyang Sir Jake. Tinapik niya ito sa braso ng may maalala. Humiwalay naman si Jake sa kanya at binigyan nga siya ng nagtatanong na tingin. May nakalimutan ka. Pinuntahan mo nga ako kagabi, pero iba naman ang ginawa mo. Yung sahod ko nakalimutan mo. Palatak pa nga niya na mahinang ikinatawa ni Jake. Hindi siya makapaniwalang tinitigan nga ni Jake bago malakas na natawa. You're really my wife. For you to know, ganito ka rin nung bago pa lang tayo. Ngiting-ngiti nga na sabi nito bago nga siya ninakawan ng halik. Hoy Sir Jake, para sabihin ko sa'yo,
Kanina ka pa nakaw ng halika, magbayad ka muna ng sahod ko. Namewang nga siya. Sa inis, hindi siya nito madadaan sa pahalik-halik. Dapat ay sahuran niya ito. Honey, all my money is yours too. Bakit pa ka sasahuran? Abat, para sabihin ko sa'yo, nagtrabaho ako, may usapan tayo at may kontrata. Bakit hindi mo ko sasahuran, Aber? Anong all your money is mine too? Bakit? Saan? Wala naman, di ba? Gusto ko cash. Pagpapalatak pa nga ng babae. Hindi nga siya titigil at wala siyang hawak na sahod nito. Pinakalma nga ni Jake ang sarili, sa kakatawa na siya naman ay salubong ang kilay niya. Hindi nila parehas alintana ang hubad ng katawan, para bang sanay na nga sila at hindi nahihiya sa isa't isa. Kinuha nga ni Jake ang pitaka at kumuha ng 1,000 pera bago inabot sa kanya. Don't be mad, honey. O, yan na ang pera. Sad pa nga ni Jake na natatawa pa rin. Ang babae naman ay mabilis ngang kinuha ang cash at napangiti ng walang kasing lawak. Sa wakas may pera na rin siyang mahahawakan. Magbibigay ka rin pala, ang dami po pang satsat. Sa sobrang kasiyahan ay hindi na nga niya napansin ang pag-alis ng kumot na nakatakip sa katawan niya. Damn, honey, you're still hot. Nakatitig nga si Jake sa katawan ng babae bago sa mukha niya. At ito na naman ang sakit nitong bigla-bigla na nga lamang nangahalik. Ang Jake na una niyang nakita noon ay ibang-iba sa Jake na nasa harapan niya ngayon. He looks so happy and contented. Ang mukha nitong parang galit sa mundo ay nawala at napilitan ng kagalakan. What happened? Si isip-isip nga ni Floor. Inirapan na nga lamang niya ito sa mga pinagsasasabi nito at para bang sanay na ang katawan niyang kadigit nga ang katawan ni Jake. It feels like her body misses Jake's touch. Inihiga nga siya ni Jake sa dibdib nito at hinaplos-haplos ang buhok ni Floor. I hope maalala mo na kami ng tuluyan. But we will not rush it, okay? Hindi ka namin bibiglain. Fate is waiting for you for years now. Parang may kumurot sa puso nga ng babae nang marinig to. Palagi nga niya sa akin kinukwento ang tungkol sa mami niya. At gabi-gabi ko ring napapanaginipan ang mga kinukwento niya kasama ka at ako. Saad pa nga ni Floor? May naalala ka na? Tinitigan nga siya ni Jake. Konti lang, pero hindi pa lahat eh. Yumuko nga ang babae dahil sa lungkot na nararamdaman para sa sarili at pamilya. Dapat na nga siyang makaalala para makabawi na nga siya sa asawa at anak niya. Sana maalala ko na rin yung dahilan kung bakit ako nawala ng memorya. Saad pa nga ni Floor? Hinalikan nga siya ni Jake sa sentido at sa labi. We will figure it out, honey. Don't pressure yourself, ha? Tumango naman ang babae sa sinabi ni Jake bilang pagsang-ayon. Pwede bang umuwi ako sa amin? Tanong naman ni Floor. Saan? Wala kang ibang pamilya, honey. Alanganing sa adaman ni Jake sa kanya. Yung mga taong nag-alaga sa akin nung nawalan ako ng alaala. Dahil sa sinabi nga niya, ay tumango naman si Jake. Sasamahan kita bukas para makilala ko din sila at para makapagpasalamat din ako. Masuyong saad nga ni Jake. Nasaan ang mga magulang ko kung sabi mo na wala na akong ibang pamilya? Panguusisa naman ni Floor. Gusto niyang malaman ang ibang mga bagay na tungkol sa kanya. They're gone, honey. May hinahong saad naman ni Jake na parang tinatan siyang sasabihin nga ni Floor. Tumango naman si Floor. Parang nauubos ang energy niya. Yumapos ang braso niya sa bewang ni Jake at yumakap dito. Nagsisimula na namang sumakit ang ulo niya. Matulog ulit tayo. Sabi na nga lamang niya, narinig pa nga niyang pagsang-ayon ni Jake bago siya tuluyang makatulog. Kinaumagahan ng magising nga si Floor ay wala na nga sa tabi niya si Jake. May suot na nga rin siyang damit at hindi naman na siya nilalagnat kagaya kahapon. Naligo na nga siya dahil pakiramdam niya ay malagkit nga siya pagkatapos. Nagbihis na nga siya. Pangalis. Naalala nga niyang usapan nila kanina ni Jake. Napupunta nga sila sa probinsya kung nasaan ang mga mama niya. Paglabas nga ng babae sa kwarto, saka nga siya bumaba ng hagdan. Para yatang may nakalimutan si Floor. Hindi na nga niya suot ang itinatabing niya sa mukha niya, ngunit naalala niya. Para saan pa? May nakakaalam na. Ang mga maid na nadadaanan niya gaya ng dati, binabati nga niya at niningitian, ngunit ang mga to naman kung makatingin sa kanya ngayon ay parang nakakita nga ng multo. Hinayaan na nga lamang ni Floor ang mga to. Hinanap niya kung nasan si Jake. Pagpunta nga niya ng kitchen ay nabutan nga niya itong nagluluto. Wala tuloy sa sariling napangiti si Floor. Tumikim nga si Floor para kunin ang atensyon nito
at hindi naman siya nabigo nang tumingin nga si Jake sa direksyon niya at nginitian siya. May bago talaga dito. Ngumingiti na eh. Good morning, honey. Sabi pa nga ni Jake at lumapit nga sa kanya at hinalikan nga siya sa labi. Tuloy ang puso niya ay napalundag sa gulat. Saan nga pala si Faith? Tanong pa nga ni Floor para takpan nga ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hinatid ko na siya sa school kanina. Hindi ko pa kinuwento ang nangyari kagabi, but she's looking for you. Anito sa kanya. Dapat lang alangang ikwento mo ang ginawa mo sa akin kagabi. Grabe ka. Nagmamasungit nga na sabi na naman ni Floor. Natawa na nga lamang si Jake ng mahina at napailing-iling. Damn, honey. Your mouth. That's not what I mean. Bumabalik ka na nga sa dating ikaw. Natatawang saad pa nga ni Jake. Napailing-iling na nga lamang si Floor dito. Mukha nga talagang nababaliw na nga ang boss niya. Sinilip nga niya ang niluluto nito at napangiwi nga siya nang malapit nga na itong masunog. Siya na tuloy ang nagtuloy sa pagprito. Baka masunog pa. I'm trying to cook for you. Sad naman ni Jake at bumuntong hininga. Siya naman ay lihim na napangiti dahil sa sinabi ni Jake. Nang humarap nga siya, ay dinampian nga niya ng halik sa pisngi si Jake at nginitian bago iniwan. Hey! Rinig nga niyang sigaw nga ni Jake na ikinatawa na nga lamang ni Floor. Dapat sa lips. Pilyong saad pa nga ni Jake. Kagaya ng napag-usapan nila ay pupunta nga sila kung saan siya tumira nung nawalan nga siya ng alaala sa mga taong kumukup sa kanya. Gamit ang sasakyan ni Jake, ito mismo ang nagmaneho at siya naman ay nakupo sa passenger seat. Nagsabi ka ba sa kanila na darating ka? Tanong pa nga ni Jake sa kanya. Nope, para surprise. Sabi pa nga ng babae at nginitian nga ito. Ilang oras din ang biyahe bago nga sila tuluyang makarating sa barangay kung saan nga sila nakatira mismo. Malapit lang ang dagat dito kaya naman napakaganda ng tanawin kapag pupunta ka doon. You ready? Seryosong tanong pa nga ni Jake. Kay Floor. Oo naman. Sugot naman niya at ngumiti. Kumatok nga siya sa nakasaradong pinto nang makarating nga sila sa tapat ng bahay. Namiss niya dito. Ilang saglit lang ay may nagbukas nga dito at bumungad sa kanya ang mama number one niya. Saglit pa nga itong napatitig sa kanya bago napasigaw at niyakap siya. Nandito ka anak! Tuwang-tuwa nga na sabi ng mama niya. Oo naman mama, namiss ko po kayo. Nasaan nga po pala sila? Malawak nga ang ngiting sabi niya habang nakayakap pa rin sa bewang nito. Mga sisi, andito si Floor! Sigaw nga nito at bumaling nga sa kanila. Sino naman itong napakagwapong kasama mo anak ha? Ngumiti naman si Floor. Mama, siya po ang boss ko at ang asawa ko. Ano? Nanlaki ang mga mata nito at narinig niyang sabay-sabay na sigaw ng tatlo pa niyang mama na nagsidatingan nga na mukhang narinig ang sagot niya. Pinakalma nga muna ni Floor ang mga to at iginaya nga ang lahat na maupo muna sa sofa. Nagmano nga si Jake sa mga itinuturing niyang mga ina. Nalihim naman niyang ikinangiti. Ikinuwento nga niyang lahat ng nangyari sa kanya sa Manila at kung paano unti-unting nanumbalik ang alaala niya. Ibig talagang sabihin ay may asawa at anak ka na? Tanong ng isang mama niya. Ngumiti naman si Floor dito at tumango. Maraming salamat po mga mama sa pagkukup sa akin at pag-alaga ha. Niyakap nga niyang mga ito. Punong-puno ang puso niya ng pasasalamat sa mga ito. Anak, masaya kaming inalagaan ka namin. Huwag mo kaming kakalimutan ha. Palaging bukas ang tahanan natin. Ngumiti nga ang mga ito sa kanya bago ibinaling ang tingin kay Jake. At ikaw naman, ingatan mo ang asawa mo at huwag na ulit hahayaang makalayo sa'yo. Kapag naulit pa, eh baka hindi na bumalik sa'yo. Sabi pa nga ng isa pa sa mga mama niya. Ngumiti naman si Jake at tumango. I'm really thankful sa lahat ng mga ginawa niya para sa kanya. For taking care of my wife, I promise that I will never let her run away from me again. Saad pa nga ni Jake. Nang matapos nga silang mag-usap-usap, ay inaya na nga niya si Jake sa dalampasigan bago nga sila tuluyang umalis para bumalik sa Manila. Ay, ang sariwa ng hangin. Sabi nga niya at isinandal nga ang ulo sa malikat ni Jake. Sana pala isinama na lang natin si Faith, no? Saad pa nga ni Jake. So that she meets your family and sees this beautiful view. Saad pa nga ni Jake. Hayaan mo, babalik tayo rito. Sagot naman ni Floor. Katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa nang basagin ngayon ni Jake. Can we start? Pwede bang magsimula muli tayo? Balik sa dati ang pamilya natin. Saad pa nga ng lalaki
na may halo-halong emosyon. Tumango naman si Flora at umalis sa pagkakasandal dito at hinarap nga ang lalaki. Inilagay niya ang dalawang palad sa mukha nito. Pinakatitigan nga ni Flora si Jake. Magsisimula tayong muli hanggang sa manumbalik lahat ng mga alaala ko. Ayusin natin ang pamilya natin. Pagkatapos ay tumingkayad na nga siya para gawaran ito ng halik sa labi. Thank you for waiting, honey. I love you so much. Dagdag pa nga ni Flor. Kay Jake, I will always wait for you, honey. Thank you for coming back. I love you more. Tugon pa nga nito at hinalikan nga siya. Nang may kasamang punong-puno ng pagmamahal. Natawa nga siya. Nang panggigilan nga siya ni Jake. Halika na nga, baka hinahanap na tayo ng anak mo. Hapon na nga nang makauwi nga sila, nasa bahay na nga si Faith. Ang ibang maid muna ang sumundo dito dahil wala nga silang dalawa. Sa buka na pa lang ng living room ay tanaw na nga nila si Faith na malungkot na nakaupo. At nang makita nga sila ni Faith, nanlalaki ang mga mata nito ngunit ilang saglit lang ay sunod-sunod na tumulang mga luha nito. Nanikip tuloy ang dibdib niya. Sa nakikitang umiiyak ang anak niya, mabilis nga niyang tinawid ang pagitan nila at yumuko para yakapin at kargahin ang anak. Shh, tahan na baby, nandito na si mommy. Marahan nga ang boses niyang sinabi. Are you real? Am I dreaming again? Naluluha na nga natanong ni Faith sa kanya. Yes, she's real. Your mommy is here and she's been here with us. Singit pa nga ni Jake na nasa likuran nga niya. Nako, kayong magama talaga. Napailing na nga lamang si Flor. Tahan na ha? Hate ni mommy ang makitang umiiyak. Sad pa nga nito. Why did you pretend that you are my maid? And why did you cover your face? Kinuwento sa akin ni daddy. Tumigil na nga ito. Sa pag-iyak, nginitian nga niya ito at hinalikan sa bisngi. I didn't pretend, baby. I covered my face for some reason. Paliwanag nga niya dito na dahan-dahan nga nitong ikinatango. Yumakap ito sa kanya ng sobrang higpit. I miss you, mommy. I miss you too, baby. Tugon nga niya at hinalikan ito sa buhok. Nagkatitigan sila ni Jake at sabay nga silang napangiti. Hindi man sila magsalita pero ramdam nila ang saya na parehong nararamdaman ng bawat isa. Don't leave us again, mommy. May pakikiusap nga na sabi ni Faith sa kanya. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Babawi si mommy sa'yo at sa daddy mo. Magsisimula ulit tayo. Masuyo nga niyang sabi dito at ngumiti. At hinalik-halikan nga siya sa pisngi na ikinatawa niya. Yay! We're complete na! Nagpapapalakpak pa nga na pareho nilang ikinatawa ni Jake. Hindi pa, baby. Singit nga ni Jake sa pagpupunyagi ng anak na ikinakulot naman ang noon niya. Tumingin ito sa kanya at nginisihan siya. Wala pang baby brother mo. Dahil sa sinabi nito ay mabilis nga niya itong hinampas sa braso. Inambahan nga ni Flor ng suntok na ikinatawa nga lamang nito. Para bang magic ang lahat. Dahil ang dalawang tao na nasa tabi niya ngayon ay nagbigay muli ng sigla sa kanya. Pinunan nila ng kasiyahan ang kakaibang sakit na nararamdaman niya sa puso niya noon. God has really perfect plan for their family. And those challenges are substance to be with that perfect plan. Mabuti na lang at hindi sila sumuko dahil kung sumuko sila, hindi nila makakamit ang kasiyahang mayroon sila ngayon. I love you. Saad nga ni Jake. I love you too. Sagot naman ang babae. Sa kabilang banda naman, muli ngang nakapag-decide si Jake na pakasalan nga ulit ang babae sa kanilang anniversary. Parang renewal of vows. Lalo na at inakala nga nilang tuluyan na ngang nawala si Flor sa kanila. Pero mabuti pa rin talaga ang Panginoon dahil hindi nga niya hinayaang mangyari yun. At hindi na nga rin kailangan pang magtago ni Flor sa maskara. Dahil wala na nga rin panganib ang kanyang buhay. Naayos na nga tuluyan ang kanilang buhay at wala na ngang nagbabanta sa kanila na masasamang tao ang kalaban nga nila sa mga negosyo nila. Malaya na nga sila. Malaya na silang mamuhay ng masaya at matiwasay kasama ang kanilang mga anak. No death threats, no hates, just love. Ngayon nga ay nakahiga nga sa iisang malaking kama ang isang pamilya nila. Nakahiga nga ang babae sa dibdib ni Jake. Sambit nga ni Jake kay Flor, I love you and I will protect you forever and ever. Sagot naman ni Flor, I love you too.
at hindi ko na rin hahayaan pang may manakit sa akin, sa'yo at sa ating mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jake at Floor. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rex Roy, Neva Fajardo, Nesbeth Hanaban, Juvelin Romero, Ostanaldito, Jane Rosario, Prince Blue,